Dahil sa digma ang naganap sa panahon ng mga Hapon, nanaig ang takot sa mga Pilipino. Naging mahina ang kalakalan at industriya. Napabayaan ang pagsasaka. Sa kabila nito, sila ay naging maparaan at malikhain. Natuto silang magtanim ng mga gulay at mag-buy and sell upang kumita. Nang sa ganun ay matugunan ang kagutuman at kahirapan. At upang may pagpatuloy ang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabila ng naranasang kahirapan ng mga Pilipino, ito ang naging dahilan upang lalong mapasidhi ang kanilang kamalayan upang ipaglaban ang kalayaan. Maraming mga Pilipino at Amerikano ang nagpasyang mamundok. Nagtatag sila ng makilusan na pinamunuan ng mga Yusafe at mga sibilyan at ipinagpatuloy nila ang pakikibaka o pakikipaglaban laban sa mga Hapones. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga naging resulta ng pananakop ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Ngayong araw, tatalakayin naman natin ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan laban sa mga Hapon. Kaya sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na masusuri mo ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan ng bansa laban sa mga Hapon. Ikalawa, may paliliwanag mo ang kilusang gerilya at hukbalahap. At panghuli, ay makakasulat ka ng sanaysay na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga paraan na ginawa ng mga Pilipino sa pakikipaglaban nila sa mga Hapon upang makamit ang kanilang kalayaan. Unahin na nating pag-usapan ang pagtatatag ng kilusang gerilya. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, nakaranas ng katakot-takot, nakalupitan at kahirapan ang mga Pilipino. Ilan lamang sa mga halimbawa ng pagmamalupit na kanilang naranasan ay ang sapilitang pagkuha sa kanilang mga ari-arian. Sa mga kababaihan naman na natitipuhan ng mga sundalong Hapones ay pwersahan nilang kinukuha upang gawing asawa. At ang masaklap, marami sa makababaihan noon ang nakaranas ng panggagahasa. Ang masalimuot ng mga karanasan at labis na pagpapahirap ng mga Hapones sa mga Pilipino ang nagtulak na bumuo o magtatag ng isang kilusan at buong giting na ipaglaban ang kalayaan laban sa mga mapang-abusong mga Hapones. Kaya marami sa kanila ang umanib dito. Maging ang mga miyembro ng Yusafe na nakaligtas sa kamay ng mga Hapones ay piniling mamundok at sumama sa kilusang gerilya at ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka o pakikipaglaban. Sa kabila nito ay may iba ring mga Pilipino na mas piniling umanib sa puwersang Hapones. Ang tawag sa mga Pilipinong ito na sumama sa mga puwersang Hapon ay makapili. Ang mga kasapi ng kilusang gerilya ay mga pari, mga guro, mga mag-aaral, mga opisyal at mga sundalong Pilipino. Kabilang din ang iba pang mga uring manggagawang Pilipino. Binuo ang kilusan upang mawakasan ang pananakop ng Hapones sa bansa. Noong mga panahong iyon, kinatatakutan ng mga Pilipino ang mga pulisyang militar ng mga Hapones. Dahil sa kalupitang ipinaranas ng mga sundalong Hapones sa mga Pilipino, kaya ganun na lamang ang galit ng mga Pilipino sa mga ito. Kaya marami sa mga Pilipino ang namundok at naging kasapi ng kilusang gerilya upang ipaglaban ang kalayaan at upang wakasan o tuldukan na ang kalupitan ng mga Hapones. Maingat sa pagkilos ang mga gerilya dahil isang pagkakamali lang ay maaaring katapusan na ng kanilang buhay. Ang mga nadadakip kasi ng mga gerilyang Pilipino ay pinarurusahan at pinapatay sa Fort Santiago. Yung iba naman ay ikinukulong. Kaya upang hindi sila matunton ng mga sundalong Hapones, naglagi ang mga gerilya sa mga kabundukan, sa mga malalayong pook, sa mga kagubatan, at sa mga liblib na lugar. May mga gerilya rin na maingat na naninirahan sa mga kalungsuran at bayan. Sila ang nagsisilbing espiya sa mga kalaban, at sila rin ang tagapaghatid ng mga impormasyon
o anumang mga balitang kanilang nakalap sa kanilang pagmamanman o pag-eespiya sa mga kalaban. Ang anumang mga impormasyon na nakukuha ng mga gerilya sa pakikisalamuha sa mga kalaban ay ipinararating o ipinaaalam nila ito sa mga tropang Amerikano na katuwang nila sa pakikipaglaban laban sa mga Hapones. Mahuhusay at marurunong sa pagtatago ang mga gerilya. At isa pa, kabisado na nila ang kanilang lugar o ang kanilang kuta, kaya naman mahirap silang hulihin ng mga sundalong Hapones. Kaya sa tuwing sila ay sinasalakay ng mga garrison ng mga Hapones, ay bigla na lamang silang lumilitaw. Sinasamsam nila ang mga armas ng mga kalaban upang makadagdag sa kanilang makagamitan sa pakikipaglaban sa mga Hapon. Pag-usapan naman natin ang isa pang kilusang itinatag upang wakasan o tuldukan na ang pagmamalupit o pananakop ng mga Hapones sa bansa. Ito ang hukbalahap o ang hukbong bayan laban sa Hapon. Ang hukbong bayan laban sa Hapon o ang hukbalahap ay isang kilusang itinatag upang labanan ang mga Hapones. Ang kilusang ito ay pinamunuan ni Luis Tarok. Mga magsasaka sa gitnang Luzon at Katimugang Luzon ang karamihan sa mga kasapi sa kilusang ito. Matindi ang galit ng mga kasapi ng hukbalahap sa mga Hapones. Kaya sinisira nila ang mga pampamahalaang gusaling itinatayo ng mga Hapones. Dahil dito, labis na nabahala ang mga Hapones sa mga pagkilos na isinasagawa ng mga hukbalahap. Kaya lalo pang pinaigting ng pamahalaang Hapon ang pagdakip at paghahanap sa mga kasapi o miyembro ng mga hukbalahap upang supilin at patigilin na sa kanilang pagkilos nang sa ganon ay hindi na sila makapaghatid ng perwisyo sa pamahalaang Hapon at upang hindi na rin sila makapanghikayat pa ng iba pang mga Pilipino na umanib o sumama sa kanilang kilusan. Malaki ang naging ambag ng kilusang ito sa pakikipaglaban sa mga Hapones. Napigilan ang mabilis na pagsakop ng mga Hapones sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan ng mga miyembro ng kilusang ito. Yan ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Thank you!